Ano nga ba talaga yung tunay na itsura ng mga anghel? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Kapag narinig po natin yung salitang anghel, ang unang pumapasok sa ating mga isipan, syempre, maputi, may pakpak, maganda yung itsura, maamo yung muka, at talagang halos napaka-perfectong nilalang. Ngayon po mga kapatid, alam po natin na mayroon pong dalawang kategorya po yung anghel na sinasabi po yung Biblia. Una po, yan po yung tinatawag natin na mga holy angel. Yan po yung mga messenger po ng Panginoon. Yan po yung sinesend ng Diyos sa iba't ibang mga tao or mga prophets. So nagpapakita po sila sa mga tao para po gawin po yung mission po ng Diyos. So ang alam po natin na holy angel na talaga nasa side po ng Panginoon, yun po ay si Michael o kaya man po si Gabriel. At in contrast naman po mga kapatid, meron po tayong tinatawag na mga fallen angel. Actually mga kapatid, mga holy angel po sila dati. Kaya lang dahil po sa kanilang pagre-rebelde at dahil po sa kanilang kasalanan, binagsak po sila ng Diyos. Nawala na po sila sa Diyos. At ngayon po sila na po ngayon, binadon po sa kampo ni Satanas at ng mga demonyo. Ngayon po wala po talaga tayong idea kung ano po talaga mga itsura nila. Natalakay na po natin dati yan kung ano po yung itsura po ni Satanas at ng mga kampon niya po. So hindi po natin agad malalaman yon kasi nga po nagmamaskara po sila, nagdi-disguise po sila. Ngayon po mga kapatid, ang malinaw lang na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa itsura nila, sila po mga kapatid ay mga espiritu. Ito po yung sinasabi sa Hebrews chapter 1 verse 14. Ano ang mga anghel kung ganoon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So malinaw po mga kapatid na yung mga anghel po, mga spiritual being po sila. Ibig sabihin po, hindi po talaga natin malalaman basta-basta po kung ano po yung itsura nila. Ngayon po mga kapatid, may ilang mga pagkakataon lang sa Bible na nagbanggit po ng description patungkol po sa anghel, bagamat sila po ay mga spiritual being. Meron po doon ilang mga katangian na sinabi po yung mga nakakita po sa vision po ng anghel. So ano po yung mga description po na yon na sinasabi po ng Biblia patungkol po sa mga anghel? So simulan po natin sa mga cherubs or sa mga cherubim. Ito pong ganitong klaseng anghel, ito po yung sinasabi sa isa sa pinakamataas na ranggo ng mga anghel. At madalas po nababanggit sa Bible, ito pong mga cherubs po na ito o yung mga cherubim sa Tagalog. Actually, ito pong anghel po na ito, ito po yung kauna-unahang anghel na nabanggit po sa Biblia nang mababasa po natin dito sa Genesis chapter 3 verse 24. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halaman na ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na cherubim. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. At bukod po dyan sa Garden of Eden na unang nabanggit ito pong mga cherubim, actually kung titignan din po natin yung Ark of the Covenant, makikita po natin doon na meron pong dalawang anghel. At yun nga po yung mga cherubs. Para po sa mga Israelita, napakahalaga po ng Ark of the Covenant sa kanilang pananampalataya sa ating Diyos. So doon po makikita po natin na involved po doon yung mga cherubs. So mga kapatid, ano nga po ba itsura ng mga cherubs na ito o yung mga cherubim? Ano po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol po dito? Basahin po natin itong Ezekiel chapter 1 verse 5. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na anyong tao. So tumalun po tayo sa Ezekiel chapter 1 verse 10. Sa harap, mukha silang tao. Sa kanang tagiliran, mukhang leon. Sa kaliwa naman ay mukha silang toro at mukhang agila sa likuran. So base po dun sa unang verse na binasa po natin, ang sabi para raw po siyang anyong tao. Pero pagdating naman po dun sa itsura o sa muka, iba-iba po siya. Base po sa side ng muka. Ngayon po mga kapatid, marami pong naniniwala na itong si Lucifer, dati po siyang cherub, dati po siyang cherubim. Kasi nga po mga kapatid, mataas po na ranggo po itong mga cherubs. Kaya naniniwala po yung maraming tao na ito pong si Lucifer galing po sa ganyang klaseng anghel. Ngayon po sa panahon po natin yung kapag sinabi na pong mga cherubs o kaya man po mga cherubim, usually po ito po ay pumapatungkol po sa mga batang anghel. Pero mga kapatid, wala pong sinasabi yung Bible patungkol po dyan. Usually po yung mga ganyang pananaw po ng mga tao patungkol sa anghel, konektado po yan sa cultural o kaya man po historical na pananaw po ng ancient Babylon, Syria o kaya man po ng Egypt. So mga kapatid, hindi pa rin po natin talaga alam kung ano po talaga itsura ng mga cherubim po na ito. Pero yun po yung malinaw po na sinasabi po ng Bible. Base po yan sa vision. So may ilang po talaga nagtitake na nililiteral po nila na ganyan po talaga yung itsura ng mga cherubim. At meron naman po sinasabi nila, symbolic lamang ito. Kasi nga po ito po ay mga espiritu. Pangalawa po yung tinatawag naman po natin na seraphim. Ngayon po mga kapatid, ano naman po itong sinasabi po ng Biblia patungkol po dito sa anghel po na ito? Basahin po natin itong Isaiah chapter 6 verse 2 to 3. May mga serapin sa kanyang ulunan, at ang bawat isa ay may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa muka, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Dito po sa verse po na ito, dito lang po nabanggit yung ganitong klaseng anghel, yung mga seraphim o kaya man po yung serapin sa Tagalog. Ngayon po mga kapatid, kapag sinabi pong seraphim, ang ibig sabihin po nito ay fiery o kaya man po burning ones. Ibig sabihin po talaga naglalagablab o kaya man po umaapoy.
So dito po, base po sa description po ni Isaiah, dito po sa anghel po na ito, makikita po natin na halos kapareho po siya ng tao. Kasi nga po, makikita natin na sila nga raw po ay mga nagsasalita. Nakita po natin, sumasamba po sila sa Diyos. Ibig sabihin po, may mga boses po sila. Bukod po dyan, meron din po silang mga muka. May paa po sila at may mga kamay. So makikita po natin dito na halos kapareho po ng mga anghel po na ito yung itsura po ng tao. Compare po dun sa unang anghel na nabanggit po natin, nakakaiba. At kung mapapansin nyo po sa binasa po nating verse, meron pong repeated words o yung ulit-ulit na sinabi. So ano po yun? Yung salita pong banal. So nakita po natin dito kung paano po talaga nila sinamba po yung Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung tatlong beses na binanggit po yung salitang banal, ang nagbanggit lamang po niyan sa Bible, walang iba kundi mga anghel lamang. At dalawang beses lang po yan nabanggit sa buong Bible. At yung pangalawang nagbanggit din po ng tatlong beses na banal, anghel din po sila, na mababasa po natin sa Revelation chapter 4 verse 8. Ang bawat isa ay may tig-aanim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. Nakita niyo po mga kapatid, pareho rin po dun po sa vision po ni Isaiah. Tatlong beses po nila binanggit yung salitang banal. At makikita rin po natin dito, meron din pong tig-anim na pakpak. So sila po ay mga anghel at pinaniniwalaan na sila po ay serapim. Pangatlo po at panghuli, tinatawag naman po natin na opanim. So ano naman po ang ibig sabihin ng opanim? Sa Hebrew po kapag sinabing opanim, ito po ay pumapatungkol po sa will or sa gulong. So saan po natin mababasa yung ganitong klaseng anghel? Basahin po natin itong Ezekiel chapter 1 verse 15 to 21. Nang tingnan kong muli ang apat na nilalang, may nakita akong tig isang gulong sa tabi nila. Ang mga ito ay gumigislap na parang topaz. Iisa ang ayos nila at parang ang isa ay nakapaloob sa isa. Ang mga ito hindi na kailangan ipihit saan man ito gustong pagulungin pagkat nakaharap kahit saan. Ang bawat gulong ay puno ng mga mata sa palibot. Paglakad ng apat na nilalang, kasunod ang mga gulong. Kapag sila ay tumaas, tumataas din ang mga gulong. Saan man gumawi ang apat na nilalang ay kasunod ang apat na gulong pagkat ang apat na nilalang ang nagpapagalaw sa apat na gulong. Kaya paglakad ng apat na nilalang, lakad din ang mga gulong. Pagtigil naman, tigil din sila. Pagtaas, taas din sila. Ano man ang gawin ng apat na nilalang ay ginagawa ng apat na gulong. Kung imagine niyo po yung binasa po natin, parang medyo weird po itong mga ito. Kasi nga po, para raw po silang mga gulong at may mga mata po sila. Ngayon po mga kapatid, dahil po dyan marami pong nagkakaroon ng misinterpretation po patungkol po dito sa mga nilalang po na ito. Yung iba nga po sinasabi po nila, ito raw po ay parang mga UFO o kaya man po mga alien daw po. Pero mga kapatid, hindi po yan mga alien o kaya man UFO. Sinasabi po na ito po ay mga klase raw po ng mga anghel. Tulad lang din daw po sila ng mga unang nabanggit po natin na mga anghel. So mga kapatid, meron po talaga na nililiteral po nila na ito raw po yung itsura po ng anghel. Hindi raw po yung mga anghel na mga nakikita po natin o mga nai-imagine po natin. Kaya nga po sinasabi ng ilan, maraming pagkakataon na sa Bible, kapag may mga nagpapakita ang anghel sa mga tao, natatakot po sila. At madalas nga po sinasabi ng mga anghel kapag nagpapakita sila sa mga tao, huwag kayong matakot. So yung mga tao po nagliliteral sa mga ganitong klaseng anghel, sinasabi po nila na talagang nakakatakot po yung mga anghel po na ito. Kaya po natatakot yung mga tao every time po na nagpapakita sa kanila ang mga anghel. Pero mga kapatid, hindi po ganun. Kaya po natatakot po yung mga tao every time na nagpapakita po yung anghel. Kaya po sila nagre-react po ng ganun dahil po sa kalwalhatian po ng anghel. Sa kapangyarihan po nila at pwede po nilang gawin. Kahit naman po tayo mga kapatid, ang magiging reaction po natin kapag tayo ay nakakita ng mga anghel, anuman pong itsura nila, magugulat po talaga tayo at matatakot. So ganyan po talaga magiging reaction ng mga tao sa mga anghel. Ngayon po kung may mga ilang naniniwala na ito po ay literal, syempre meron naman pong naniniwala na ito po ay symbolic po lamang. Sinasabi po nila na itong mga gulong po na ito na may mga mata raw po, ito raw po ay sumisimbolo sa kapangyarihan at trono ng ating Diyos. Kumbaga ito raw po yung sumisimbolo na yung Diyos po natin, nasa lahat daw po siya ng dako. Nasa lahat daw po siya ng lugar o anuman pong direksyon. So mga kapatid, ito pong sinasabi po na description po ng anghel po na ito, hindi po natin ito masasabi na literal po. Mas masasabi po natin na ito po ay symbolism po lamang. So yan po mga kapatid, yung ilang mga description na nabanggit po sa Biblia. So hindi pa rin po talaga tayo makakasigurado mga kapatid kung ano talaga yung mga itsura po nila. Yung mga anghel po na yan, usually po nakita po yan sa vision. May mga vision po kasi mga kapatid na pwede natin siyang i-take na literal at pwede rin pong hindi po siya literal, symbolic lamang. So overall po mga kapatid, hindi po natin masasagot kung ano po talaga yung itsura po ng anghel. Kahit po may ilang mga description po na sinabi po yung Bible. Pero malinaw po kasi talaga na sinabi ng Bible, yung mga anghel po mga espiritu po sila. Kaya hindi po talaga natin malalaman po agad kung ano po talaga yung pinaka-itsura nila. Pero mga kapatid, ang isa lang masasabi ko po sa inyo, talagang magaganda po yung mga anghel na nilikha po ng Diyos. Kasi po mga kapatid, naniniwala po tayo na lahat po ng nilikha po ng Diyos, maganda po yan.
Wala pong hindi magandang nilikha yung Diyos. Lahat po mga kapatid ng nilikha niya, maganda po yun. Kaya kapag nakita po natin yung mga anghel po na yun, sigurado po mamamangha po tayo doon po sa makikita po natin. Ngayon mga kapatid, bagamat hindi pa po natin alam talaga totally kung ano po yung itsura po ng mga anghel, naniniwala po ako na pagdating po ng panahon, doon po sa langit, doon po sa ating tunay na tahanan, doon pa lamang po natin sila makikita. At sigurado po ako mga kapatid, kapag nakita po natin sila, mamamangha po tayo at magugulat po tayo sa makikita po natin. Kasi nga po mga kapatid, sila rin po ay nilikha po ng Diyos. Kung namamangha na po tayo sa mga itsura ng mga kapwa nating tao, papaano pa po kaya yung mga anghel na nilikha rin po ng ating Diyos? So doon pa lamang po yun sa langit mga kapatid. At maging excited po tayo na ma-meet po sila at makasama po doon sa langit magpakailanman. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan po kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo palagi.